Welcome and welcome back mga makamakas. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga kamanghamanghang na diskobre ng archaeologist. Pero bago yun, kung mahilig ka sa mga gantong video, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe. And click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na video. Number 5. New dinosaur species. Inihayag ng scientist na sa wakas ay nakilala nila ang ilang mga labi ng dinosaur na natuklasan nila sa hilagang silangan ng Utah noong 1990. Ito ay isang bagong species ng Allosaurus. At ang pinakamalaki ng Allosaurus ay natuklasan sa United States mula noong 155 million years hanggang sa huling Jurassic period. Ang labi ay kumakatawan sa isa sa dalawang kilalang species ng Allosaurus na minsan ay nabuhay sa hilagang silangan ng Amerika na pinangalan ng Allosaurus jimitsini at ang isa naman ay Allosaurus fragilis na natuklasan din sa Utah. At tinawag ang lugar na ito na Dinosaur National Monument. Ang mga dinosaur na ito ay bahagi ng isang pangkat na maliliit pero malalaki ang katawan na bipedal carnivorous dinosaurs. At pinaniniwala ang nabuhay noong Cretaceous period at sinasabing kabilang sa taxonomic family. Ang fragilis ay kabilang sa makitid na bungo at mas mababa ang ngipin. Ito ay may guhit sa mukha na umaabot mula sa sungay hanggang sa mata patungo sa ilong. At may mga mahahabang binti na may matatalas na kuko. Ang Allosaurus ay lumalaki ng 30 to 43 feet long and 15 to 16 feet tall at merong 12 dozen ang matatalim na ngipin. Number 4. 120,000-year-old footprint. Pitong bakas ng tao na mula pa noong 120 years ang natagpuan sa Saudi Arabia. At nagsilbi itong lumang ebidensya na may unang nanirahan sa rehiyon. Natuklasan ito kasama ang dating baybayin ng sinaunang lawa ng tubig tabang na tinawag na Alantar sa kanluran ng Nafod Desert. Ang mga bakas ng tao ay kabilang sa dalawa o tatlong magkakaibang individuals na malamang ay huminto sa lawa para uminom ng tubig. Noong una, maraming bakas ng paa sa site na kabilang ang iba't ibang uri ng mga species. Habang ang pito ay kabilang sa unang tao sa rehiyon na sunod sa pinakamatandang artifact. Napatunay na may unang nanirahan sa rehiyon ay ang 88,000 taong gulang na middle finger. Ito ay nagpapahayag na ang Arabian Peninsula ay isa sa ruta ng mga paglilipat ng tao sa Africa. Kaya lalong lumakas ang teorya na ang mga tao ay nanirahan sa rehiyon na pinagmulan ng paligid dito na 65,000 taon ang nakakalipas. Ang Arabian Peninsula ay pinaniniwala ang may maganda klima noon. At malayo sa tuyong desyerto na kilala natin ngayon. At certain times of peninsula ay isa itong malawak na bukirin at may permanenting tubig, lawa at ilog. Ayon ito sa isang mananaliksik na si Richard Clark Wilson. Number 3. Maya Slave Ship. Setyembre ng taong ito, ang Mexico of National Institute of Anthropology and History ay kinilala ang isang nakalubog na dayuhang barko sa labas ng Yakutan Peninsula na nakilala bilang barkong pang-alipin na nagdadala ng mga Mayans na unang natuklasan noong 2017. Na 2.5 milya ang layo sa Gulf ng Mexico Port bayan ng Sisal. Noong 19th century, ang Quiven-based paddle wheels steamboat ay nanatiling hindi matukoy-tukoy. Hanggang sa makailang beses ang labis na masusing pananaliksik ay pinangalan ng La Union, ang sasakyang pangdagat na pag-aari ng isang kumpanyang Espanyol na nag-o-operate sa labas ng Havana. Ang barko ay may madilim na nakaraan, kabilang na dito ang paglilipat ng pasahero ng Mayan sa Cuba, na kung saan pinaniwala sila na tatanggap sila ng lupa at malayang maninirahan upang mapanatili lamang sila na magtrabaho sa planta ng asukal. Noong panahong iyon, ay pinagbabawal ang pag-aalipin, ngunit sila Union ay patuloy sa pagdadala ng 25 hanggang 30 Mayans bawat buwan sa Havana. Isa sa mga boiler ng barko ang nasunog na naging sanhi ng paglubog nito noong 1861. Ilang sandali lamang matapos umalis nito sa Mexico, papuntang Cuba, 80 crew member, kabilang na ang 60 pasahero ang lumubog kasama ng barko. Mahigit 150 taon ang makalipas ng tuluyan itong natagpuan. Ang barko ay nasa magandang kalagayan na nasisira at nababagbag na ang ibang mga bahagi at natagpuan dito ang mga ilang kagamitan kagaya ng ceramic bottle, baso. Pati na rin ang tansong cutlery at iba pa.
ginugol ng mga arkeologo ang 3 taon upang makumpirma na kung ito ba ang La Union. Pinag-aral lang, mabuti ang lumubog na barko na nakitaan ito ng katibayan na sanhi ng pagkasunog. Kasunod ng paglubog ng barko, ang Mexican government ay nadagdagan ang pagsisikap na pigilan ang human trafficking. Number 2. Fourthly, 8,000-year-old tooth. Ang 48,000 milk tooth ay isa sa mga katibayan ng huling Neanderthal sa Hilagang Italy na kamakailan lang lumitaw. Na natuklasan sa rehiyon ng Veneto. Ang maliit ng ngipin ay nabibilang sa 11 to 12 years old na ito ay ayon sa mga Journal and Research of the Human Evolution. At matapos ang masusing pag-aaral at pagsusuri sa ngipin, pinaniniwalaan na ito ay may kaugnayan sa mga Neanderthals sa Belgium, natagpuan din ng mga eksperto, ang mga flint tools sa pangangaso at malaking katayan sa lugar. Pero ang ngipin ang pinakamahalagang natagpuan upang maunawaan ang pagkawala ng mga Neanderthals. Ang Neanderthals ay isang subspecies ng tao na namuhay sa mundo halos 40,000 years na ang nakakaraan at nawala sa di pa malamang dahilan. May mga teorya na baka ito ay dahil sa sakit o pabago, bagong klima at pakikipag-competition sa mga unang tao. Number 1. Oldest Church in Holy Land. Ang lupain ay matatagpuan sa layo na 56 na milya sa labas ng Jerusalem. Ang Megiddo ay isa sa pinakamatanda at pinakabanal sa lungsod, na tahanan ng pinakamatandang simbahan na isa sa tunuturing na Israel Royal Cities. Ang lungsod ng Megiddo ay sumikat sa panahon ng Bronze Age at iilan dito ay nananatili hanggang ngayon. Natuklasan ng mga contractions worker noong 2005 kung ano ang natira sa simbahan habang nagtatayo sila ng dagdag na karagdagang security sa kulungan. Naniniwala ang mga eksperto na itinayo ang simbahan noong 3 BC. Ay itinayo ito 200 taon after Jesus died at bago ang siglo ng mga Byzantine Empire. Ang istruktura ay naglalaman ng isang malaking mosaic floor na may geometry pattern at Christian symbols, kabilang na dito ang isda. Pero ang kapansin-pansin sa lugar ay ang Greek inscription na dedicated kay Aseptes na isang Kristiyanong lalaki na nagbigay ng malaking halaga kapalit ng religious table bilang parangal sa God na si Jesus Christ. Bukod sa manuscript, ito ay earliest known mention of Jesus Christ aside of writing.